Hey guys, welcome to Richard Cabillo YouTube channel, and today's video, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng Apple ID. So okay guys, bago tayo magsimula, click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong upload na videos. Okay guys, simulan natin. So okay, ang gawin nyo lang is punta lang kayo sa settings ng inyong iPhone. Dito sa settings, may makikita kayo dito sa bandang taas na sign in to your iPhone. Okay guys, tap nyo lang yan. Then, makikita kayo dyan na Apple ID. So, sign in with your Apple ID to use iCloud and other Apple services. So, dahil wala pa tayong Apple ID, so, ang pipindutin nyo is itong don't have an Apple ID or forgot it. So, tap nyo lang yan, yung kulay blue na yan. Then, may magpa-pop up. So, dito, don't have an Apple ID or forgot it. At may pamimilian na create Apple ID, forgot Apple ID. So, pipiliin nyo dyan is yung create Apple ID dahil wala pa tayong Apple ID. So, tap nyo lang yan. Then, make sure na nakakonek kayo sa Wi-Fi bago kayo mag-proceed dito. So, okay guys, name and date of birth. So, sample lang to guys. So, enter natin yung ating name. Richard. Then, first name, so ito, last name pala to, baliktad. So last name natin, then first name, tapos birth. So okay guys, so okay guys, after nyo makakreate ng last name, first name, tapos yung date of birth. So, proceed na tayo dito sa continue. So, tap nyo na itong continue button sa baba. Then, dito na tayo sa email address. So, ito yung ating binigay sa ating email address. So, richard.cabili@icloud.com. So, kung gusto nyo mang baguhin, so, wala namang problema. So, baguhin nyo kung gusto nyo. Kailangan lang wala siyang kagayang iCloud email address. So, unique. Dapat unique. So, dahil yan ang pin-provide sa atin. So, yan na rin mo natin gagamitin. So, may nakalagay dito. This will be your Apple ID about Apple ID and privacy. So, you can use an existing email. So, dahil ito na natin gagamitin. So, proceed na tayo to continue. So, tap nyo na yung continue dito sa baba. Then, privacy note. So, agree to the collection, use, provision to third party and processing of my personal information in accordance with Apple privacy policy. So, tap nyo lang yung agree button. Then, dito sa baba. So, create richard.cabili@icloud.com. So, this email address will be become your new Apple ID. It cannot be changed later. So, okay guys. Proceed na tayo to create this email as a Apple ID. So, tap nyo lang itong create email address. Then, and guys, Apple ID password and verify password. So, okay guys, di ko na papakita sa inyo kung anong ating ilalagay dito. Then, ayun guys, once na nakapag-create na kayo ng password, then yung verify password, so tap nyo na yung continue button sa baba. Then, okay. So, weak daw yung ating password. Yung password must include a number. So, lagyan daw natin ng number. So, puro letter lang yung ating nilagay. So, palta natin. Lagyan natin ng number. Ito na guys, napalta na natin ang ating password at saka verify password. So, nilagyan na natin ng number. So, tap na uli natin yung continue button. Then, ayun guys. Okay na. Dapat pala may number. Then, okay guys, ito na, phone number. So, please enter a phone number that can be used to verify your identity via text, message, or phone number. So, enter lang natin dito yung ating phone number. So, dito, so, nakaset ito sa South Korea. So, dahil siguro galing itong South Korea itong phone na to. So, palta natin, Philippines. Philippines, dito tayo sa PH. PH, PH, where is PH? Ito na, ito to. Yan. Plus 63PH. Yan. Tapos, enter natin yung number lang natin. So, huwag na nating include dyan yung 0. Start na tayo dun sa 9.
Then, okay guys, once na nailagay nyo na yung inyong number, so okay, so verify using text message or phone call. So, pili lang kayo dyan. So, pipili natin yung text message. Once na nakapamilya tayo, so may matatanggap tayo dyan na mensahe. So, tap nyo na yung continue button. Then, and guys, verification code. So, kailangan mailagay natin dito yung pinakang code na papasok do sa ating cellphone na inalagay, yung cellphone number. So, ayun guys, ito yung ating code. So, ayun guys, once na nailagay nyo na yung inyong code dyan, so ito na, automatic na tayo punta sa terms and condition. So, okay, scroll down nyo lang, basahin nyo lang dyan, then tap nyo na itong agree button sa may kanan na bahagi ng inyong screen. Tap nyo lang yung agree button. Then, sign in to iCloud. So, okay guys, wait lang tayo ng konting segundo para makapag-sign in tayo sa ating iCloud gamit ang ating create na bagong Apple ID. So ito na guys, yon, lumabas na yung ating Apple ID. So meron na tayong Apple ID. So ganun lang kadali guys mag-create ng Apple ID. Okay guys, yun lang. Sana nakatulong itong video na to. Then, kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong upload na videos. Okay guys, yun lang and thank you for watching.